What's up mga ka-XP John, XP pa, content creator o OFW sa bansang Brian. So guys, pandemic ngayon na, di ba? So sarado lahat ng, sarado ng mga restaurant, ng mga, yung boss ko kasi, may natenggang project sa kumpanya, yung gusto siyang i-open. Kasi yung kumpanya namin is roastery. So gusto niya mag-open ng coffee shop. And dahil sa pandemic, natenga siya. So ngayon, ang Ministry of Health nag-announce na mag-open na daw sila ng pwede na i-open yung mga coffee shops, yung mga restaurant, ng dining dito within sa katapusan. O hindi ko pa nga alam eh kung baka na magbago ng isip sila. Ang amo ko, siyempre pag-amo yan, hindi naman natin mababali yan, hindi naman natin mapagsasabihan yan na amuhan tayo eh. Susunod tayo at susunod kahit ano pang mangyari. And of course, syempre kailangan din sa kumpanya kasi para kasi ang dami nang na-loss na pera eh. So kailangan ding ihabol yung ano kasi baka sakali namang yun yung mag-save dun sa mga na-loss na profit na. So ito na nga guys, mag-open. Actually guys, kasi nga in-open na rin naman akong coffee shop. Ito siya. So i-adapt natin dito kung ano, hindi siya pareho ng concept. Pero dahil sa experience natin from the past, na may strong experience tayo kung paano mag-open, kung paano ano. So, step by step, checklist, or kung ano, maraming sleepless nights na mangyayari yan guys. Maraming puyatan, maraming kulitan na kukulitin ng mga supplier. Kung gusto nyo matuto, manood kayo. Baka naman sakaling may ma-adapt kayong knowledge from dito. Kung mag-open kayo ng coffee shop ng business, or kung mag-abroad kayo, napagsabihan din kayo ng gano'n, na kaya mo bang mag-open ng ganito? So ito yung mga dapat gawin, samahan nyo ako, i-share ko yung knowledge kung ano man yung step by step na ginawa ko dito. And then ano yung step na by step na gagawin natin dito rin. Pareho lang naman yan guys kasi nga pare same lang naman ang amo, iba lang yung concept. Pero syempre may mga do's and don'ts tayo dyan always. So samahan nyo guys, let's go! Guys, ang pinaka number one na kailangan mong gawin kung mag-open ka ng coffee shop, meron kang business plan. Yung business plan guys, yun yung pinaka professional way para gawin mo siyang para makita nilang professional ka, gumawa ka ng business plan. Kasi nga, hindi mo lang mauwuyo kung may business partner sila, hindi mo lang mauwuyo yung business partner mo, ma-organize mo pa yung sarili mo. Although na hindi man siya masusunod ng 100%, pero at least may isa-isa mo kung ano yung nandoon sa business plan mo at hindi ka mahihirapan. Yung pinaka number 2 to number 2 guys is location, no? Kasi nga at the end of the day, tatanungin ka pa rin kung ng amo mo kung okay ba yung location na napili niya. Kahit hindi ikaw yung pumili, kailangan mo pa rin studyahan 'yan. Kung ano, kung maganda ba siya, kung matao ba siya, kung marketable ba siya or daanan siya ng tao, nasa sayo yung paano mo i-studyahan. Yun yung isa sa pinaka number 2 ko. Number 3 ko guys na menu engineering na tayo. So doon papasok yung kung ano yung proposal mo sa menu, kung ano yung ibebenta natin, kung paano tayo mag-focus sa menu natin, kung paano natin siya pa-pricingan. So yun yung pinaka number 3 ko guys. So doon, ang ginagawa ko is yung tinatawag na rule of thumb sa pricing. Pag rule of thumb, yung cost niya tinatimes ng yung pinaka food cost niya or beverage cost or food cost niya tinatimes 3 ko per starting prices. So ito yung number 4 ko guys na kung naset mo na yung menu mo, magsiset ka na ng supplier mo ngayon. Set your supplier chain. So sa supplier guys, doon mo ibibase kung saan yung pinakamura, saan yung pinaka mabilis kunan, saan yung may permit ng label na yun. Kunwari yung product, saan mo siya dapat kunin. Kasi nga pag yung pagkukunan mo is second supplier lang din, mataas yung presyo nun. So yun yung i-research mo kung saan yung pinaka base ng label na yun. So ito yung number
5 ko guys, no? Dito ko maglalabas ng pera ngayon guys, investment ng mga gamit. So investment ng mga gamit, kailangan pumili ka rin ng mga magaganda, especially yung may mga warranty pagbago. Well, wala naman tayong problema dun sa second hand guys, no? Ang ano lang dun kasi sa mga second hand, kuminsan madali siyang masira kasi nga gamit na siya, and then wala ka ng warranty. So kung may budget naman, dun tayo sa brand new na maganda yung klase. Pero pag wala naman, kung gusto mo naman mag-start ng small, second hand's not bad, okay din naman siya. So ito yung pinaka number 6 guys, no? Kung meron ka ng menu, meron ka ng gamit, so kailangan mo na mag-hire ng tao. So hiring people. So guys, ako pag nag-hire ako ng people, ng mga tao, hindi lang kailangan skilled o magaling siya, dapat may positive attitude din. Kasi nga guys, example, kaya ako sinabi yon, kasi nga example, nasa isang bangka kayo, no? Nagsasagwan kayo. Kung isang may negative na tao doon na hindi nagsasagwan, paano kayo maaabot sa dulo nung kung may ganun, diba? So yun ang sinusundan ko. Dapat may positive attitude, skill, and mabait syempre. Yun yung isa sa mga points of view ko doon. Last but not the least guys, marketing. So kailangan mo siyang i-market, no? Para makilala at para malaman na may ganun palang coffee shop. Pero sa marketing guys, napakadali lang yan kasi ngayon social media era na. So kung may makakakilala kayong vlogger na maraming follower or maraming subscriber, kung YouTuber sila, i-hire nyo lang yun sila guys, bayaran nyo, and then they will do their thing. Para dumami rin yung subscriber nyo. Kunwari magkakaroon kayo ng IG and Facebook, para dumami yung follower nyo. So eto na siya guys, eto na yung coffee shop, eto na yung pinaka entrance, pero wala pang tao, ando dun yung kabila. So kaya natagalan din ako sa pag upload ng video, so almost 2 to 3 months yata. Ito yung isa sa mga rason kung bakit wala akong upload, dahil trinabaho ko muna to. Bar manager tayo dito guys. So you know, ito na siya. So I hope guys na makatulong yung mga 7 steps ko lang naman na mag-open ng coffee shop guys. Dito kasi sa abroad guys, hindi lang dapat puro ipon lang, puro trabaho. Dapat may natututunan din tayo guys, para ma-apply natin in the future. Katulad ko, nang dahil sa paggawa ko ng videong to, na-realize ko na pala kaya kong magbukas. Kapital na lang ang kailangan. Well, anyway, maybe in the future magkaroon tayo. Nasa sa inyo yan. Nasa supporta natin yan. So hanggang dito na lang guys. John XP po. Saludo ako sa lahat ng OFW yung nakikipagsapalaran sa buong mundo. Lalong-lalo na po sa mga COVID frontliners natin dyan na tumutulong sa mga COVID patients natin. Maraming salamat po. Support Filipino vloggers guys, ha. Hanggang sa muli na lang po. Bye bye. Masalamat.